Sa videong ito po ay ituturo ko kung paano gumawa ng nutrient solution A and B para po sa mga hydroponics system. Ito po, isang galon na nutrient solution A at isang galon din na nutrient solution B. Welcome back po pala sa aking mga taga-subaybay at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo upang updated po kayo sa aking mga bagong video. Tara po, samahan niyo ako dito sa aking bagong video. Ito po yung mga sangkap na aking gagamitin. Actually po, matagal na rin akong gumagamit nito at hindi ko po na-videohan at ito gusto ko pong i-share. Yan po, ang ginagamit ko ngayon ay itong 20-20-20 na groomer. Kasi yung dati po ang ginagamit ko na maganda din ang resulta ay yung 15-15-30, kaso lang wala na pong available dito sa amin. Hindi ko na po mahanap. At mayroon din naman po sa online, kaso lang siyempre magasto din sa shipping. At marami po dito available na ganito, 20-20-20. So 1 kilo po ito. At mayroon pong Epsom Salt. Ito po yung magnesium sulfate. Ang gamitin po dito ay kalahating kilo lang po. Okay? At siyempre mayroon din po tayong Calcium Nitrate. Dito rin po mabibili sa aming local na mga tindahan. Yan po. Maganda sana po yung ano, yung isang klaseng Calcium Nitrate, kaso lang walang available po dito. Kung mayroon po kayong available na mahanap na Calcium Nitrate, yung Calcinate po. Itong gamit ko ngayon ay hindi po Calcinate. Okay? Pero Calcium Nitrate din po ito. Siyempre po, 2 galon na empty na ating gawin, ating paglalagyan po ng ating nutrient solution. So, yung ginagamit ko po dyan na basyo ng Coca-Cola at saka Sprite po, yan ay pangsukat lang po lamang. Hindi po yan ano. At mayroon po akong balde na hinahanda para lagyan po ng tubig. At yung tubig po na ginagamit ko ay galing lang po sa bomba namin. Hindi po yung dati na ginagamit ko na distilled water kasi pasarili lang naman po ang aking gagawin. Hindi po pang binta. Actually, itong mga lalagyan ko po ng tag-isang galon ay hindi po 4 liters ang laman itong mga galon na ito, kundi 5 liters po. Yun kasi ang nabili. Hindi ako nagbili, kundi ang aking asawa. Yun po ang available na nabili niya. Akala niya isang galon or 4 liters. Pero nung tinignan ko po ay ito ay 5 liters. Ang gawin po natin ito ay 4 liters lang o isang galon lang, hindi po 5 liters. Kasi ang gagawin po natin ngayon ay sa isang galon na A solution at B solution ay nag-iisang kilo lang po. Isang kilo na NPK yung 20-20 at saka isang kilo na calcium nitrate. At yung magnesium sulfate po ay kalahating kilo lang. At ito ay doon lang ihalo sa NPK. So, hindi po dapat magkahalo yung NPK at saka yung calcium nitrate kasi may reaction po yan na mga chemicals. Kaya separated po ito. Talaga isang galon. Walang kaso po yung Epsom salt na ihalo sa NPK. Kaya 2 paglalagyan lang po ang ating mga nutrient solution, ang A at saka yung B. Okay? Yung sa ibang pag-mix po ng nutrient solution, ang ginagamit nila ay iba-iba din namang mga NPK. Kumagamit din po ako ng iba-ibang klase mga NPK, ganun din naman po resulta, maganda din naman po ang tubo ng mga litos. Okay? Kaya lang mayroon talagang para sa litos. Okay? Pero hindi naman po malaki ang pagkakaiba kahit ibang number ng mga NPK. As long as mayroon pong micro nutrients yung mga NPK na gagamitin natin. Hindi pwede pong puro NPK lang. Dapat mayroong micronutrients. Okay? Nasubukan ko na po ang maraming klaseng NPK.
kasi depende po sa available dito sa malapit sa amin na aking pinagbilhan. At yan po ay ganun din kasi halos lahat po na NPK na mayroong micronutrients ay kinakailangan talaga ng litos at anuman po na mga tanim sa hydroponics. Well, hindi ko po nakunan ng video yung pag-mix ko po dito talaga. Actually, binibidyohan ko pero hindi maganda ang pagkakuha, no? So kaya hindi ko na po naipakita dito kung paano gumawa ng nutrient solution yung detalyado po. Yun, sinasabi ko na lang dito na ang isang galon na tubig ay isang kilo na NPK, isang kilo na calcium nitrate at kalahating kilo na Epsom salt na ihalo po sa NPK. Okay? Isang galon lang po talaga ang magawa nito. No, hindi sobra, hindi kulang, isang galon. Ang ibig sabihin po, 4 liters na sa isang kilong NPK at isang kilong calcium nitrate na ilagay po sa dalawang empty na containers na separate po. Ulitin ko po, isang kilong NPK at kalahating Epsom salt ilagay po sa empty container, isang galon na container bago po lagyan ng tubig at punuin po yung galon para maging isang galon talaga na nutrient solution B. Okay? Yan na po ay maaari nang gamitin para sa 2,000 liters ng tubig sa isang galon na nutrient solution. Ganon din po sa calcium nitrate. Ilagay una yung isang kilong calcium nitrate sa isang galon na empty container bago po lagyan ng tubig. Huwag mo nang punuin agad po kasi kailangan tunawin po lahat, kaya kailangan kalugin para matunaw po lahat ang mga solid bago po punuin ang galon kasi mahirap po na kalug-kalugin yung isang galon kapag puno na po ng tubig, no? Kapag matunaw na po lahat ng mga solid bago po natin lagyan ng tubig upang punuin ang isang paglalagyan. Ipo, maraming salamat sa panonood sa video ito. And bye-bye po.